Sila pala ang mga pinakamatangkad na lalaki sa Pilipinas. 10. Samige Eman. May taas na 6 feet and 10 inches ang dating PBA player ayon sa artikulo ng Spin.ph. Matatanda ang umingay ang pangalan niya noong siya ang naging second overall draft pick ng Magnolia sa 2007 PBA draft. Pero taong 2018, ginulat ng dating big man ng Alaska Aces ang kanyang mga fans matapos silang maharap ng kanyang misis sa kasong estafa dahil sa mahigit 60 million investments scam. 9. Ethan Kirkness. Pasok din sa listahan ng pinakamatangkad na lalaki sa bansa ay ang Phil Aussie prospect at dating batang gilas na si Ethan. Noong December 2019, matatanda ang nagdesisyon ang 6'10" at nooy 17-year-old na si Ethan na sumali sa University of the Philippines Fighting Maroons at mag-aral sa naturang universidad. Pero hindi ito natuloy at nagbago ang kanyang desisyon nang pumasok ang pandemya. Eligible na rin sana itong maglaro sa UAAP Season 83 pero hindi rin natuloy ang tournament dahil sa pandemic. Kaya naman bumalik ito sa Australia at nagpa siyang ipursue ang pag-aaral sa naturang bansa ayon sa mga pag-uulat. 8. June Mar Fajardo. Hinahangaan din hindi lang ang husay sa paglalaro ng basketball, kundi maging ang katangkarang taglay ng 6'10 big man mula San Miguel Beerman na si June Mar. Kilala rin ito sa bansag na The Kraken dahil sa kanyang pambihirang laki at kahusayan laban sa mga manlalaro ng PBA maging sa ibang bansa. Magmula nang maging professional basketball player ito, nanalo ito ng 8 championships sa 7 season kasama ang kanyang team at nakuha niya ang record bilang ang kauna-unahang individual sa league history na nanalo ng PBA Most Valuable Player Award sa 6 consecutive seasons mula 2014 hanggang 2019. Naagaw man ni Scottie Thompson ang titulong ito taong 2021 pero muli niyang nasungkit ang titulo taong 2023. 7. Jericho de Guzman. Pangpito naman sa listahan ng mga pinakamatangkad na lalaki ay ang isa pa sa giant mula Ginebra na si Jericho. Hindi man matunog ang pangalan niya noon sa mga scouts at coaches na present sa 2016 PBA rookie draft, pero ang kanyang confidence sa court ay singtaas ng kanyang 6'11 height. Siya ang pang-9th overall sa regular phase ng naturang draft. Base sa record, siya ang pinakamatangkad sa lahat ng rookie applicants sa nasabing league. 6. Greg Slaughter. Ang 6'11 Filipino-American giant ay nakagawa na noon ng sarili niyang pangalan bago pa maging PBA player. Nagsimula ito sa University of Visayas kung saan nanalo siya ng Cebu Schools Athletic Foundation Incorporated Men's Basketball title kada taon sa kanyang 3-year stint at 2 MVP awards bago lumipat sa Ateneo. Namarkahan agad ang malaking potensyal niya sa paglalaro at maaalalang naging first overall ito sa 2013 PBA Rookie Draft matapos mapabilang sa Ginebra at kalaunan ay nanalo bilang Rookie of the Year. Nanalo rin ito ng 4 na championships bago matrade sa Northport taong 2020. 5. EJ File. Isa sa hindi malilimutan ng mga fans ay nang maging number 2 pick ang German-Filipino descent at PBA legend na si EJ sa 1995 PBA draft at naging parte ng Gordon's Gene Boar sa 1997 Commissioner's Cup. Ilang beses din itong naging representante ng Pilipinas sa ilang international competitions, kung saan isa sa pinaka hindi malilimutang laro nito ay nang maging parte siya ng Philippine Centennial Team na nanalo ng bronze medal sa 1998 Asian Games sa Bangkok. Pasok din ito sa naitalang pinakamataas na lalaki sa bansa na may height na 7'1" ayon sa Spin.ph. 4. Galen Casida. Taong 2022 nang naging laman ng headlines ang naitalang pinakamatangkad na tao sa General Santos City, kung saan sa edad na 28 years old ng taong yon ay mayroon itong taas na 7 talampakan at 2 pulgada. Ayon sa panayam kay Galen, bagamat literal na tinitingala at head turner siya, hindi maikakaila na nakararanas siya ng pambubuli at ilang bansag gaya ng bakulaw at kapre. Aminado rin ito na nahihirapan siyang maghanap ng damit dahil ang kanyang size ay 5XL, habang ang sapatos naman niya ay size 22. Pero dahil sa rami ng karanasan ni Galen, nagagawa niya na lang itong pagtawanan at tanggapin ang mga pros at cons bilang tallest man ng Jensen.
3. Raul Dilio. Sino ba naman ang hindi nakakakilala sa former basketball player turned actor na binansagang Frankenstein ng Pinas na si Raul Dilio? Matapos magretiro bilang basketball player, matatanda ang isa siya sa mga legends sa showbiz dahil popular siya sa kanyang natatanging roles bilang kapre o higante sa mga serye at pelikula, partikular na sa mga horror at action scenes magmula pa noong 90s. Ito ay dahil sa pambihirang tangkad niya na 7 feet and 3 inches, kaya naman isa siya sa kinikilalang pinakamatangkad na Pinoy. 2. Kai Soto. Isa na marahil ang 7'3 center na si Kai sa kasalukuyang may pinakamatunog na pangalan pagdating sa larangan ng basketball dahil sa nakakamanghang husay nito bilang Filipino basketball star sa edad na 22 years old. Siya ang kinilala bilang tallest Filipino professional basketball player ever, kapareho ni Raul Dilio, at pangalawa sa pinakamatangkad na lalaki sa bansa. Alam naman ang nakararami na pambato ito ng Philippine National Team sa local at international tournaments. Bilang siya ang isa sa sought after free agent, milyon-milyon ang offer kay Soto ng ilang Japan teams. Ang lowest offer sa star player ay tinatayang nasa 2.9 million pesos a month, at ang pinakamataas na bid ay nasa 4.35 million pesos monthly. Ayon sa spin.ph, isa naman sa pangarap ni Kai ay ang maging kauna-unahang Pinoy na makapaglaro sa NBA. 1. William Biscocho. Nangunguna sa listahan ang tinaguriang the tallest man in the Philippines mula Batangas na si William Biscocho. Siya ang kinilalang pinakamatangkad na Pinoy sa kasalukuyan dahil sa higanteng taas na 7 feet and 4 inches. Isinilang noong 1983 si William na mayroong kondisyon sa kalusugan na tinatawag na gigantism. Dahil sa sobra-sobra ang growth hormones niya sa katawan, naging mabilis ang paglaki nito ng higit sa normal. Dahil sa hindi normal na paglaki, nakararanas si William ng bullying noong bata pa. At dahil sa sobrang tangkad, unti-unti ring nakuba ito at mabilis mapagod. Sa isang interview taong 2021, nagagamit niya naman daw ang kanyang tangkad sa pagiging security wardman sa Lipa City Municipal Hall. Ano ang susunod na top 10 list na nais mong mapanood sa PH Headlines? Comment your suggestions down below.